Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Joan Perez Alberto, ito po ang TVNet Newsline. 24 sa buwan ng Pebrero taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita. Power rate bumaba ngayong February 2021 billing. Oriental Mindoro, pangalawa na lamang sa may pinakamataas na aktibong kaso ng COVID-19 sa Mimaropa. At 200 PWD sa Bayan ng Bako at Puerto Galera, tumanggap ng cash assistance. Sa detalye ng ating mga balita, sa pagpapatupad ng 10th Cycle Supplementary Feeding Program ng Department of Social, Welfare and Development, nagsagawa ng monitoring ang MSWD o Bulalakaw sa mga benepisyaryo ng nasabing programa, layunin itong makita ang kalagayan ng mga bata sa ilalim ng SPF. Ang iba pang detalye sa report ni Jacqueline Ical. Dulot ng pandemyang COVID-19 at kawalan ng face-to-face class, inilunsad ng Department of Social and Welfare Development ang house-to-house deliveries ng mga food items sa mga benepisyaryo ng 10th cycle ng Supplementary Feeding Program. Sa kabila ng kinahaharap na pandemya, ay patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga ito ng nasabing programa upang makapagbigay ng masusustansyang pagkain sa mga batang pumapasok sa Child Development Center na may edad 2 hanggang 5 taong gulang. Sa pangunguna ng mga child development workers, nakikipag-ugnayan ang mga ito sa mga magulang ng mga bata para sa implementasyon ng programa. Kaugnay dito, nagsagawa naman ng MSWD o Bulalakaw na monitoring sa mga batang benepisyaryo ng programa sa bawat barangay ng nasabing bayan. Layunin ng gawain na makita ang kalagayan ng mga ito, gayon din ng mga magulang at ma-validate ang proseso sa estado ng kalusugan ng mga ito habang tumatanggap ng food commodities mula sa SFP. Tiningnan rin ang CDC workers ang timbang ng mga bata upang malaman kung tama ba ang timbang ng mga ito sa kanilang edad. Bukod dito, tinuruan rin ang mga bata ng tamang paghuhugas ng kamay. Samantala, ang pagpapakain sa mga bata ay pinamamahalaan ng mga magulang na base sa inihandang meal cycle gamit ang ipinagkaloob sa mga itong food supplies. Ibinibigay ito ng 2 beses sa isang araw sa loob ng 2 buwan. Nasa 200 persons with disability sa Bayan ng Bako at Puerto Galera ang nakatanggap ng financial assistance mula sa pamahalaan. Ito ay upang matugunan ang pangailangan ng kanilang sektor sa kabilang na pandemyang COVID-19. Magbabalik ulat si Jacqueline Ical. Patuloy naman ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga taong may kapansanan sa kabila ng pandemyang kinahaharap ng bansa. Kaugnay dito, namahagi muli ang DSWD sa pamamagitan ng 8 teacher party list ng tulong pinansyal sa mga napiling person with disability sa Bayan ng Bako at Puerto Galera. Sa pakikipag-ugnayan ng DSWD at party list representative Bing Umali, katuwang ang lokal na pamahalaan, pinangunahan ng mga ito ang distribution ng cash assistance. Nasa 200 beneficiary mula sa mga nabanggit na munisipalidad ang nabigyan ng financial assistance. Ang bawat isa ay nakatanggap ng 2,000 piso. Layunin ng naturang programa na tulungan ang sektor ng mga ito na mabigyan ng kaunting ayuda upang matugunan ang kanilang pangangailangan tulad ng gamot. Pinabatid naman ng pamunuan na ang cash assistance na ito ay gamitin sa tamang paraan para mapakinabangan ng maayos ng mga benepisyaryo. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ang ipinaabot ng mga nakatanggap ng naturang ayuda. Gayun din ang lokal na pamahalaan ng Bako at Puerto Galera sa patuloy na pagsuporta sa sektor ng mga may kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga ito sa anumang paraan. Samantala, sa layuning makatulong sa marine life conservation lalong higit sa bayan ng Puerto Galera, nagsama-sama kamakailan ang Oriental Mindoro Tourist Police Unit, Marine Environmental Protection Team ng Coast Guard Auxiliary District Southern Tagalog at mga kasapi ng divers of Puerto Galera upang magtulong-tulong sa relokasyon ng mga baby giant clams sa Giant Clam Garden na isang protected area at maging ligtas mula sa poaching kasabay ng pagpapabuti ng marine environment sa lugar. Maliban dito, nagsagawa rin sila ng cleanup drive sa baybayin ng barangay poblasyon kasama ang Batangas Versitarian upang mapanatili ang kalinisan ng lugar at makatulong sa promosyon ng turismo ng Puerto Galera. Lalo na ngayong unti-unti na nitong binubuhay muli ang sektor ng turismo matapos ang matinding epekto ng COVID-19.
antabayanan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Nasa mahigit kumulang 40 Fisher folks mula sa barangay Mahal na Pangalan ang nakapag-renew at nagparehistro ng kanilang bangka sa isinagawang Mobile Fisher Folk and Fishing Vessel Registration ng Calapan FMO. Layunin ng naturang aktibidad ang mailapit na mismo sa sektor ng serbisyo upang di na kinakailangan pantumungo sa kanilang opisina. Ang ilang detalye sa report ni Jao Maronilla. Muling nagsagawa ng Mobile Fisher Folk Registration ang Calapan Fisheries Management Office, katuwang ang PCIC at Maritime Police na isinagawa sa Barangay Mahal na Pangalan, Lungsod ng Calapan. Ayon kay FMO MPA Coordinator Clark Bautista, layunin ng natura aktibidad ang personal na mailapit ito sa mga mangingisda. Sa registration, tanging babayaran lamang dito ay mismong registration fee o renewal ng bangka na nasa 100 pesos at 100 pesos rin ang babayaran kada fishing gears na ipaparehistro. Dahil sa panganib na dala ng bagyo sa kabuhayan ng mga mangingisda, may insurance na ring isinama dito katuwang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa insurance kung sakaling masira ang bangka ng mga ito dulot ng bagyo. Samantala, ayon pa rin kay Bautista, umiikot sila sa coastal barangay kada buwan upang mahatiran ang lahat ng mangingisda ng naturang serbisyo nang hindi na nila kinakailangan lumayo o magtungo pa sa kanilang opisina. Pangalawa na lamang ang Oriental Mindoro sa mga may pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Mimaropa. Sa ngayon, nasa 71 ang active cases ng rehiyon. Ang detalye sa ulat ni Mel Francisco. Ikalawa na lamang ang Oriental Mindoro sa mga probinsya sa Mimaropa na may pinakamataas na aktibong kaso ng COVID-19 as of February 22, 2021. Sa tala ng DOH CHD Mimaropa, sa 71 active COVID-19 cases sa rehiyon, 39 dito ay mula sa Puerto Princesa City na siyang pinakamarami, kasunod ang Oriental Mindoro na may 14 active cases. Sumunod naman ang Marinduque at Romblon na may tig-anim at tig-tatlo naman ang Occidental Mindoro at Palawan. Ganun pa man, bagamat mababa ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Oriental Mindoro, nangunguna pa rin ito sa mga probinsya sa Mimaropa na may pinakamataas na kabuuan bilang ng mga kaso na nasa 1,339.
Mahigit 900 ang dami nito kumpara sa sumunod na probinsya ng Palawan na may 408. Kasunod ang Marinduque, 282, Occidental Mindoro, 258, Puerto Princesa City, 203, at Romblon, 137. Samantala sa buong Mimaropa, nasa 2,627 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19, kung saan 2,104 dito ay pawang local cases. Samantala, bumaba ang taripa ng kuryente o kilowatt-hour rate ngayong buwan ng Pebrero na sinasabing malaki ang epekto sa generation rate na ibinabayad sa kuryenteng binibili ng kooperatiba sa mga IPPs. Nangangulugan din ito ng pagbaba ng VAT sa mga system loss charge sa buwan ng konsumo. Si Jake Viray, magbabalita. Bumaba ang taripa ng kuryente o kilowatt-hour rate ngayong buwan ng Pebrero na nagkakahalaga ng mahigit 30 sentimos kumpara sa taripa nitong Enero taong kasalukuyan, at matatandaan na nagkaroon din ng pagbaba ng taripa nitong Enero na umabot naman sa mahigit na 20 sentimos. Ayon sa Finance Services Department ng Ormeco, tulad sa nakaraang buwan, malaki ang naging epekto ng pagbabaan nila ng generation rate na ibinabayad sa kuryenteng binibili ng kooperatiba sa mga independent power producers o IPPs, kung saan kasabay nito ang pagbaba rin ng kukulang VAT o value-added tax. Kasabay rin ng pagbaba ng generation rate ay ang pagbaba rin ng system loss charge na kaakibat ng halaga ng kuryenteng nawala dahil sa technical at non-technical losses na itinakda ng RA 7832 na kukolektahin at hindi hihigit sa 12%. Samantala, nananawagan rin ang pamunuan ng Ormeco sa mga member consumers na simulan na ang pagbabayad ng mga natenggang quarantine bills upang di na lumobo ang halaga ng obligasyong babayaran. Sa mga walang kakayahang magbayad naman ng buong halaga ay maaari nilang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang maisaayos ang kanilang balanse. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels.
tumapok ang oyster mushroom growing sa Buhuan Elementary School, Lungsod ng Calapan, kung saan bukod sa nakakatulong ito sa programang gulayan sa paaralan, malaki rin ang naitutulong nito sa paaralan upang makadagdag ng pondo na ginagamit nila sa modules at iba pang learning kits. Ang ibang detalye sa report ni Jao Maronilla. Para mapalakas ang programa ng DepEd na gulayan sa paaralan, ganun rin ang advokasya ng pagtatanim. Itinayo ng Buhuan Elementary School ang kanilang mushroom storage facility kung saan tampok naman dito ang mga hinaharvest nilang oyster mushroom. Ayon kay Head Teacher 3 Rachel Dalumpines, nagsimula ang pagpapatubo ng oyster mushroom dahil sa dati ng mushroom grower ang isa nilang guro at nais nilang i-implement ito sa paaralan para mapakinabangan rin ang ilang bakanting espasyo dito. Ayon naman kay Teacher Helen Antenor, dahil sa mabilis na pagpapalaki at pagpapatubo ng mga oyster mushroom, naging mabilis rin ang tagumpay nito, kung saan mabilis lumago ang merkado at marami na rin ang nais tumangkilik dito. Aniya pa, malaki rin ang naitulong nito sa kanilang paaralan kung saan ang mga nagiging kita nila sa mushroom ay ginagamit naman ng paaralan para sa dagdag gastusin katulad ng mga kinakailangan sa pagpapaprint ng modules at ibang learning kits. Daga ng mushroom, oyster po ang tawag dito, oyster mushroom. Dahil naisip po namin na kailangan namin sa aming pag-aaral ng agriculture, yung unang subject namin na EPP. Bakit hindi natin i-apply kahit walang mga bata? Di tayo muna ang magsimula. Para po pag dumating ang mga bata, may tuturo na rin natin yan. Lagahan ng mushroom, di kikita po kami doon kahit pa kaunti-kaunti. Nakagamit namin sa paaralan. Sa mga gastusin na pang paaralan. Na binibili namin cotton band, sa ink. Kung sakaling may nasirang printer, pwede namin gamitin yung aming mga tinitita. Bukod sa mga bags na ginagamit sa pagpapatubo ng oyster mushroom, ayon pa rin kay Teacher Helen, nakakatulong rin ito para muling ma-recycle at maging compost ang laman nito na ginagamit naman nila para sa pagpupunla ng ibang halaman sa kanilang gulayan sa paaralan. May mga halaman dito sa ating paligid ay dahil sa ating gulayan sa paaralan. Dahil ako po ang coordinator ng gulayan sa paaralan. So yung pong ginagamit namin na mga fruiting bags na hindi na pwede, yun po ay kinukompost namin. At yun po ang ginagawa namin, fertilizer, organic fertilizer na po ng aming mga halaman. Kaya pansin nyo, magaganda po yung mga halaman namin. At hindi na rin po kami bumibili sa labas, sa mga yung mga chemical. Mas maganda po kasi ang halaman kapag ito ang ginamit. Samantala, para masuportahan, bukas naman anila ang mga oyster mushroom sa mga nais bumili nito at kinakailangan lamang ibisitahin at i-message sila sa kanilang Facebook page na Buhuan Elementary School. Sa ating police report, Hunyo nung nakalipas na taon ng sampahan ng kasong panggagahasa sa isang menor de edad na babae, ang suspect na si Quezon Galang, isang magsasaka presidente ng barangay Kabalwa Mansalay Oriental Mindoro. Mula noon ay nagsimula ng magtago ang lalaki hanggang sa ma-issuehan ito ng warrant of arrest na lumabas noong Disyembre 22, 2020. Pebrero 17, 2021 sa Sisyo, Mungos, Barangay Hagan, Bongabong ay naaresto na ang suspect na itinuturang na top 1 most wanted person in provincial level sa BISA ng 2 warrants of arrest para sa mga kasong rape at act of lasciviousness in relation to RA 7610 na may recommended bail na 180,000 pesos. Ang matagumpay na manhunt Charlie operation na nagresulta sa pagkahuli sa suspect ay sa pamamagitan ng pinag-isang lakas ng Bungabong MPS sa pamumuno ni Police Major Michael Angelo Erlano or Min PIU na pinamumunuan ni Major Chofilo Awingan at ng 403rd MFC RMFB 4B sa panguna naman ni Police Major Ruel Gabino. Ang suspect ay pansamantalang nakatiit sa himpilan ng pulisya ng Bungabong bago ito i-turn over sa Court of Origin para sa kaukulang disposisyon. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staffing Crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.